Si Ayatollah Khomeini, ang taong nagpabagsak sa huling siya ng Iran ay walang tigil sa kanyang pambabatikos sa mga kapalpakan ng siya, partikular sa pag-Westernize ng kanilang bansa na magiging dahilan sa pagbabago ng Iran. Ito ang kwento ni Ayatollah Khomeini at ang kanyang pakikibaka para sa pagbabago ng Iran, ang pangalawang bahagi ng ating kwento sa Iranian Revolution. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Sa kalagitnaan ng 1970s, sa mga development program ng Shah sa Iran ay mas malaki pa ang gastos kesa kinikita nila sa revenue ng kanilang krudo. Kaya noong 1977, bumagsak ang ekonomiya ng Iran, tumaas ang unemployment at mas lalong tumaas ang inflation sa bansa na kung saan ang pinakamahihirap na Iranians ang pinakaapektado sa krisis. Habang si Khomeini na nasa exile ay walang tigil sa pambabatikos sa kanilang hari, ang mga mensahe nito o mga recorded speeches ay pinapadala ng sekreto sa lahat ng mga moske sa Iran. Ipinapakalat ito sa iba't ibang lugar, partikular sa mga universidad, sa iba't ibang bahagi ng bansa para ipaalam sa mga tao kung gaano kapalpak ang mga polisiya ng kanilang siya na mas kilala sa tawag na Kaseth Revolution. Para maiwasan ang pagre-rebelde ng mga tao sa Iran noong 1978, inutos ng siya na atakihin ang personal si Khomeini sa isang article sa pinakamalaking newspaper sa Iran na isa daw itong Indian at espiya ng Britanya. At inilagay ito sa front page, hindi inisip ng siya na mas lalo niyang pinasikat si Khomeini sa mga Iranian sa kanyang ginawa. Dahil sa paninira ng siya kay Khomeini sa pahayagan, nagsimula ulit ang demonstrasyon sa siyudad ng Qom na kumalat sa buong bansa. Tumagal ang mga demonstrasyon na ginawa ng mga tao, umabot ito sa iba't ibang siyudad ng Iran. Pero nakukontrol pa ng siya ang mga pangyayari dahil sa kanyang militar. Pero noong August 19, 1978, sinunog ng 4 ang Rex Senema sa Abadan na nagresulta sa pagkamatay ng 420 katao. Pinaniniwalaan ng mga Iranians na ang siya ang may pakana sa pangyayari. Pero ang totoo ay walang kinalaman ang siya sa insidente na kagagawan pala ng clergy para uminit ang tensyon. At dahil doon, hindi na mapigilan ang mga tao sa kanilang galit sa siya, ang insidente sa Rex Cinema ang siyang nag-trigger sa Iranian Revolution. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumala ang gulo sa buong Iran, mas dumami na ang mga nagpuprotesta kaya napilitang magdeklara ng martial law ang Shah sa buong Iran dahilan sa lalong pag-init ng tensyon dahil sa kabrutalan ng mga sundalo sa mga tao at silang lahat ay isinisigaw ang pangalan ni Khomeini sa mga kalye na kilala na ngayon sa Iran sa tawag na Black Friday. Habang ang siya naman ay nakipag-usap kay Saddam Hussein na siyang vice president sa Iraq sa mga panahong yun, napalayasin si Khomeini sa Iraq para matigil ang koneksyon nito sa mga tao sa Iran na pinagbigyan naman ni Saddam. Kaya napilitang lumipad papuntang Europa si Khomeini at tumira sa isang bahay na binili ng mga Iranian exile malapit sa siyudad ng Paris sa France. Thank you.
Pero hindi natigil ang pambabatikos ni Khomeini sa siya habang nasa France ito. At sa Iran, mas uminit na ang sitwasyon dahil sa naging mas aggressive na mga tao sa Tehran. Inatake na ng mga ito ang mga building sa syudad at pinagsusunog ang mga truck ng militar na naging isang napakalaking kaguluhan na, at silang lahat ay sumisigaw na ng kamatayan para sa kanilang Shah. Hindi makapaniwala ang siya sa mga kaguluhang nangyayari sa kanilang bansa, lalo na nang makita niya sa telebisyon na sinusunog ang kanyang mga litrato sa kalye at hindi na mapigilan ang galit ng mga tao sa kanya. Dahil sa mga panahong yun, ang lahat ng mga social class sa Iran ay sama-sama nang nagrarally sa syudad, pati na ang westernized middle class ay sumama na sa pagwewelga laban sa kanilang hari. Kaya noong January 16, 1979, napilitang umalis ang Shah ng Iran kasama ang kanyang pamilya papuntang Egypt dahil sa hindi na mapigilan ang sitwasyon, habang itinalaga namang Prime Minister si Shapur Bakhtiar na siyang pansamantalang namumuno sa Iran na habang wala ang Shah sa bansa. Nang inanunsyo sa mga tao na umalis na ang kanilang hari sa bansa, lahat sila ay tuwang-tuwa sa pangyayari. Binaha ng milyon katao ang mga kalye sa Tehran para ipagdiwang ang pag-alis ng kanilang Shah sa bansa. Dinisolve naman kaagad ni Bakhtiar ang kilabot na Savak at pinakawala ng lahat ng mga political prisoners na tinutos sa militar na pabayaan ang mga tao sa syudad at nangako sa mga tao na magsasagawa ng eleksyon at inimbita ang mga revolusyonaris sa bagong itatatag ng gobyerno para mapag-isang muli ang mga tao sa Iran. Inimbita rin ni Bakhtiar si Khomeini na pwede na itong bumalik sa Iran, kaya noong February 1, 1979, sa loob ng 15 years na pagkaka-exile, bumalik si Khomeini sa kanyang bansa sakay ng Boeing 747 at lumapag sa syudad ng Tehran na sinalubong ng ilang milyong mga Iranian sa airport na puno ng pasasalamat na nakauwi na ang kanilang tagapagligtas. Hindi lang naging popular si Khomeini nang bumalik ito sa Iran, kundi naging semi-divine pa siya para sa mga tao at naging undisputed leader ng revolusyon, at naging klaro sa lahat na wala itong pakialam sa gobyerno ni Bakhtiar nang sabihin ni Khomeini sa kanyang speech na sisipain niya silang lahat sa ngipin, at itinalaga ni Khomeini ang civil rights at pro-democracy na si Mende Bazargan bilang interim prime minister ng Iran. Habang tinarget naman ang mga revolusyonary sa mga loyalista ng Shah dahil sa kanilang pananaw ay mga kalaban ng mga ito, pati na ang gobyerno ni Bakhtiar, pinaghuhuli ang dating miyembro ng Savak at pinagpapapatay, pati na ang mga dating nagtatrabaho sa gobyerno ng Shah ay pinatay. At noong April 1, 1979, pormal nang itinatag ang Islamic Republic of Iran sa pamumuno ni Ayatollah Khomeini. Lahat ng mga simbolo ng West sa Iran ay winasak ng bagong gobyerno at muling pinasuot ng hijab ang mga kababaihan at pinagbawalan ng magsuot ng mga maiiksing damit, lalo na ang pagligo sa mga beaches na nakabikini. Habang ang Shah naman ay palipat-lipat ng bansa sa kadahilan ng walang tumatanggap sa kanya, sa katapusan ng Oktubre 1979, pumunta itong Amerika para magpagamot na siyang ikinagalit ng mga Iranians at hinihiling na pabalikin ang Shah sa Iran para harapin ang kanyang parusa.
Kaya noong November 4, 1979, ilang mga kabataang Islamist ng Muslim Student Followers of Imam's Line ay inatake at inukupa ang US Embassy sa Tehran at binihag mga staff na Amerikano, ginawang hostage ng mga Iranians ang 52 na American diplomats sa loob ng 444 days. Natapos lang ang hostage crisis ng pirmahan ng Algiers Accord sa Algeria noong January 19, 1981. At pinakawala ng mga hostage pabalik sa Amerika ilang minuto matapos manumpa ni Ronald Reagan bilang bagong presidente ng Amerika. Naging makapangyarihan ng clergy sa Iran sa kanilang bagong gobyerno ang dating magkalapit na relasyon ng US at Iran na inasira na matapos bumagsak ang huling shah ng Iran. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang hindi magandang relasyon ng Amerika at ng Islamic Republic of Iran. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiseth TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.